What's up, gamers? I'm First Tem, and for today's video, let's talk about Ymir. Ymir is a religion at isa ding god sa Conan Exiles. Maaring piliin ang religion na ito sa umpisa ng game. Just like lahat ng avatars, his size is monstrous. Ang avatar niya ay isang frost giant na may blue skin and majestic white beard that looks like a scary Viking warrior. Ang avatar ni Ymir wields a giant axe at nagiiwan ito ng trail of frost in its wake. He attacks by smashing his axe overhead. Lahat din ang madadaanan niya or matatapakan automatically dies. Si Ymir ay ang lord ng storm and war na, according to legends, ay nakatira sa Valhalla sa kanyang castle in northern Vanaheim. Ang mga Nordheimers are the one who worship Ymir at according sa kanilang mga shamans, relative sa original belief ng mga Vikings, the soul of the warriors who fall in battle go to Valhalla para mag-feast and to fight forever. So as you can see, may similarity sa Norse mythology, but instead of feasting sa hall ni Odin, ito ay feasting sa hall ni Ymir. Ang paniniwalang ito makes the Nordheimer warriors terribly fierce in battle and often fight with no regard sa kanilang sariling safety. What makes this religion unique is that ang battle para sa kanila ay ang basis ng kanilang social life, economy, and religious life. Walang unified government to enforce anything ang mga followers ni Ymir, which also means na meron silang mga regional gods. And if ever man na may local gods ang isang region, sila ay mga subordinates ni Ymir. Ang mga frost giants are said to be the male children of Ymir at ang kanyang nag-iisang daughter ay si Atali, who hunts the battlefield of men. Nilulure niya ang mga ito to their deaths sa frozen wastes of the north. Trivia time! Ang ibang mga aliases ni Ymir ay The Frost Giant King at Father of the Giants. The Nordheimers believe na by drinking yourself unconscious, it would be possible to come into direct contact with Ymir. Wala silang time or interest in priests to interpret Ymir for them. Each man or woman is his or her own intermediary to Ymir. Ang god na ito doesn't require sacrifices dahil para sa kanyang mga followers, the battlefield is truly Ymir's altar. 3 times per year, ang mga Nordheimer hold ceremonies para pakalmahin si Ymir. Ang mga worshippers ni Ymir ay may shamans at oracles. Ang function nila is more on political and medicinal matters kesa religious ones. Ang mga male shamans are called Godi or Godar at ang mga female shamans ay tinatawag namang Volva. So gamers, that's it again for today. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aking Facebook page. As always, thank you for watching. Stay safe. Keep on gaming and see you on the next video.